Welcome back mga ka-viewers. Diba, as I mentioned dun sa unang episode, dun sa unang video na ilalatag namin yung PVC. So ngayon guys, nakikita nyo na nailagay na namin yun sa kung paano paggawa ng ano septic tank para makompleto. So guys, yung ginawa po namin, nagputol po kami ng mga PVC na ang haba niya is 30 cm. O, ang unang ginawa namin is nilagay namin yung inlet pipe. Ang size po ng pipe natin is 4 inches, sanitary pipe 4 inches. So ang unang ginawa namin is yung inlet pipe. Ito po yun. Ito yung dekwatro natin na inlet pipe. Ito yung daanan na manggaling dun sa CR, bawat floor o bawat ano. Pero napansin nyo guys na medyo nakatagilid yung inlet pipe natin. At bakit pala nakatagilid yung inlet pipe natin o naka-slope? Ang purpose po is to, para po yung dumi ng tao, yung sewage na galing sa CR is papasok siya freely by gravity. Kasi kung hindi natin yan i-slope, may chance na hindi yan papasok sa digestive chamber natin. So normally ganun po talaga pag naglagay ng inlet pipe, naka-slope po yung PVC natin. Second is yung pangalawang PVC natin, another na 30 cm. Ito po yung papunta sa leaching chamber. Oo, ang haba po ng pipe natin is 25 cm, which is nakalibil lang po siya. Oo, papunta sa leaching chamber. And then yung pangatlo, ganun din ang haba, papunta dun sa second leaching chamber. Pero yung elevation niya guys, mas mababa siya sa inlet pipe. Yung pangalawang ano, itong pangalawang pipe natin, mas mababa sa inlet pipe. Kasi kailangan mas mababa siya eh, para yung dumi dun sa digestive, hindi makapasok sa leaching chamber. So yung pangatlo, another, mas mababa ulit. Ito yun, mas mababa po siya, papunta doon sa second chamber. And the last is yung outlet pipe, papunta sa drainage line sa kalsada. It is another, mas mababa po ang level niya, ang elevation. Ayan guys, nakikita nyo naman po. Oo. Pero guys, kulang pa po ito. Itong tatlong ano natin, itong tatlong PVC pipe natin na naka-embed na, lalagyan pa po natin ito ng elbow na 90 degrees. Itong pangalawa at saka yung pangatlo. Saka yung ano, pang-apat. Mayroon pa yung ano, 90 degrees elbow. Pero sa ngayon, hindi pa natin malagay kasi medyo basa pa yung halo ng simento. Siguro tomorrow or next video, mailagay na natin yung elbow na 90 degrees. So after laying all the pipes, ang sunod na step is yung plastering. Ito po guys, nakikita nyo naman, nagpa-plastering yung kasama namin. Ang unang step po sa plastering is yung mga joints ng mga CHB, between CHB. Lahat ng dugtong po ng CHB ay pina-plastering. Ang purpose po, para hindi po magli-leak or hindi tatawid sa kabila, lalo na sa leaching chamber, yung ano, yung maruming tubig na nanggaling sa digestive. Normally ganito naman po talaga ang paggawa ng septic tank. Kahit sa mga construction, kahit sa building, ganito po ang normal na procedure paggawa ng ano, septic tank. Pinaplastering talaga yung ano, chamber, mga chamber. So after plastering po, hayaan po natin na siya matuyo para tumigas. So next na gagawin natin is yung pagtatakip dito, paggawa ng cover. Yung paggawa ng cover nito guys, you will see in the next video, next episode. Kasi kailangan pa natin patigasin yung halo nito eh, bago natin ibaluktotin lahat ng mga rebars na nakausli dito sa taas, para may pakapitan po yung mga reinforcement natin
bago natin buhusan yung taas, yung takip niya. Oo. Ah? Okay. So, yan po yung kasama natin still working sa plastering para matakpan lahat ng mga ano, mga awang niya o mga gap niya between CHB, mga hollow block. Ayan. Nakikita nyo guys, oh, nakalay na yung mga PVC pipe natin. Oh, para sa ano, elbow na i-adapt natin. Ito po guys, nakikita nyo, ito po yung PVC natin na outlet. Ito yung pinaka main outlet natin papuntang drainage line. Oo. Which is hindi pa nahukay. Yan. Yan po ang lalim ng leaching chamber natin. Lampas tao po yan. Oo. So guys, nakikita nyo po, yung halo po ng plastering natin is medyo malabnaw. Alam nyo bakit malabnaw? Kasi para po maganda ang kapit, papasok siya doon sa mga medyo malalim. Kasi kung medyo hindi siya basa, mahirap po pumasok sa mga malalim-lalim na ano, gap. Kailangan medyo mabasa yung timplada niya. So ang inuna po natin is i-plastering muna natin lahat ng mga ano, gap niya between CHB ng mga CHB. So guys, matapos po natin malagyan ng plastering to, check out nyo po yung next video natin para sa pag-cover po natin ng septic tank kung paano, including ano, rebars and pouring sa concrete. Saka yung paglagay ng mga clean out saka mga air vent na bang. So, see you next video.